Dito yung signages ng Metro Manila Subway Phase 1 North Avenue Station. So ito makikita natin na ito ay pagmamayari na ng gobyerno. Ito yung isa pang markings dito. Pare-pareho yung pattern ng markings dito. Magandang araw po sa inyo lahat. Today is April 5, 2021 and ngayong araw ay nandito tayo sa Valenzuela City. Dito sa may Mindanao Avenue Extension kung saan mag-a-update tayo ng ongoing construction ng Metro Manila Subway. So from here, dito sa Mindanao Avenue Extension, makikita natin dito sa kanan etong malawak na properties na marami ng mga tinipag na mga structures dito, and makikita natin na sobrang lawak na nung naabot ng construction ngayon dito. Makapag-ukay na rin sila bandaron. Malawak na yung mga na-acquire
ng DOTR ng mga properties dito. So itong kinatatayuan natin, dito itatayo yung depo, or magiging part lang ito ng depo ng Metro Manila Subway. And ang sabi nga raw, dito rin yung magiging unang station nitong Metro Manila Subway. So dati kasi ang plano is along Quirino Highway yung unang station, pero ngayon dito na raw mismo yung unang station sa Valenzuela City, dito sa May Mindanao Avenue Extension. And eto na yung paghuhukay nila dito sa depo, and at the same time eto na rin yung magiging kauna-unahang station ng Metro Manila Subway. So, andito tayo ngayon sa entrance nitong NLEX dito sa may kanan, and mapapansin natin banda rito sa harapan natin sa may bandang kaliwa, sa may island, dito sa may center island, merong ginagawang soil testing ngayon. Kanina meron tayong nakita dito ng mga workers na gumagawa, pero pagbalik natin wala na sila. Pero pang tatlong araw ko na itong nakikita rito eh, itong soil testing na ginagawa nila rito. Mukhang kasama to sa ito ongoing construction ng Metro Manila Subway. So alam ko pagka ganito, after niya ng soil testing dyan, ililipat naman nila yan sa ibang part or ibang side. And then doon sa may banda ron, meron na rin ginagawang paghuhukay. So parang nakuha na rin ng DOTR yung properties na yun sa banda ron, sa likuran nitong Toyota. Pero ang sabi, itong Toyota hindi raw magagalaw. Station daw yun eh, pero binago na, kaya ito na yung magiging second station. So pakita lang natin sa kanila, Didi, alin-alin nga ba yung mga masasali sa mga project na to, na mga tatanggalin na establishments. Yan, ito to. Itong sa kanan, HBC. And then mamaya, pag-abante natin ng konti, meron tayong makikita dito na... Ayun, may markings na sila, Didi. Oh. Ayun, may markings. White and black na yan. Oo. Oh. Yan yung sinasabi nito, kumbaga ito yung kasali dyan sa project. So ganun din ba dito sa Pilipinas, Didi, kapag nagmamark ng project? So, kasi alam naman natin na kasama natin dito is mga Japanese consultants, diba? Ayun itong sa may kanan, giniba na rin nila. Tapos dito, ayan, giniba na rin yung dito sa may, so makikita na natin yung banner dito ng DOTR and JICA. So ito ay pag-aari na ngayon ng DOTR tsaka JICA. Nandito naman tayo ngayon sa footbridge nitong Quirino Highway and Mindanao Avenue. So itong Quirino Highway papunta to ng Novaliches, and dito naman yung papunta sa may NLEX. Ito yung Mindanao Avenue, dito yung HBC, yung ikalawang station daw. So magkakaroon ng demolition dito. Ide-demolish itong HBC, and dito raw itatayo yung ikalawang station. Dapat kasi dito yung unang station, pero parang nagbago yata yung plano. So magiging pangalawang station na to. And yung unang station is yung dito sa may malapit sa NLEX, dito sa may Mindanao Avenue Extension, si may Valenzuela. So makikita natin dito na meron na ring markings dito na white and black na squares. And meron din dito white and black na mga squares na markings dito banda sa may HBC.
Ito yung papunta ng NLEX. And dito rin yung papuntang depo dito sa may Valenzuela. Dito sa may kabilang side, itong libreng sakay na pinaprovide ng local government ng Quezon City. So, dati nung nag-update tayo dito, nakita natin yung mga taga joint venture na gumagawa ng mga markings dito. And ito nga yun, yung HBC na gigabain. So, tignan na natin yung mga bagong markings na nandito. Meron tayong nakita dito ng mga markings na white and black. Kasama sa mga markings itong nandito. And ito, mga bagong markings na hindi natin sure kung para to sa Metro Manila Subway. Pero ito nga yun yung markings ito, kasi meron dito nilagay na parang tornilyo. Ito banda rito. So wala ka tayo ng konti rito, makikita na natin yung mga ginibang mga structures dito. So ito yung mga properties na nabili na ng DOTR or ng JICA. May mga bahay rin dito na madadamay din sa demolition. So in a few days daw or in a few months, ibang mga properties dito ay kasama rin sa magigiba. So nandito na yung mga ilan sa mga nagiba na dito. Malapit lang to sa mistero dito. And ito yun. And meron tayong makikita dito ng mga signages ng DOTR. So ito mukhang dating ano rin to eh. Malaking bahay rin to. Banda rito. And dito makikita natin, oh, meron na ring signages dito ng DOTR. So itong property na to is pag-aari na ng gobyerno. So ito makikita natin na ito ay pagmamayari na ng gobyerno. May logo ng DOTR tsaka JICA. And dito malawak na rin pala yung nasakop nila rito. Nakapag-iba na rin sila ng mga business establishment dito. Ito mga ano to dati, mga business establishment. Ayan si sir. Self-demolish na ata. Sir! Nabili na ba ito ng gobyerno? Ah, binili na, DOTR. Kaya pala. Ayan, oh. So, hindi na salma itong hospital dito. So, hanggang doon pala yung gigibayin o yung nabili ng gobyerno. Yung mga bahay doon. Mamaya puntahan natin. So, isa pa sa mga nakita nating signages dito na nabili na to ng gobyerno, itong properties na to. Meron na ring logo ng JICA and DOTR. So, kasama rin pala, sabi nila sir, mga jeepney driver dito, kasama rin pala sa mga gigiba. Itong mga bahay na to, itong mga malalaking bahay na to. So, hanggang dun daw pala to, sa may tindahan doon, sa may kanto. So itong mga bahay na to, nabayaran na daw itong mga to. So nabili na to, itong properties dito. Hanggang doon, sa may kanto. Okay, so nandito na tayo ulit sa Mindanao Avenue. Kanina galing tayo doon sa may kanto ng Quirino Highway. Kung saan, yun nga yung sa may second station doon sa may HBC. So pupuntahan naman natin ngayon yung sa may Tandang Sora.
station. Yung magiging third station na. So dapat kasi yun yung second station eh. From Quirino Highway, Mindanao Avenue, papunta dito sa May Tandang Sora. Pero since nasa Valenzuela na nga, or sa May Ugong, yung unang station. So itong sa May Tandang Sora na, yung magiging ikatlong station. And papasadaan lang natin, titingnan lang natin kung ano na yung mga improvement dito sa project na to. Ito yun? Hmm. Ito na yun? Ito na yun. Yung sa May Tandang Sora. Mm-hmm. Ito sa kanan? Sa kanan. Hanggang? Hanggang hindi pa natin alam kung saan yung exact na ano. Pero dito sa may ano, etong dating St. James School. Oo, kasali yan. Yan yung ano ngayon. Yung parang warehouse nila ngayon. Oh, right. Na Metro Manila Subway. So, meron tayong makikita dyan ng mga... So, this one? Oh, yan. Sa may kanan. Dito. Heavy equipment. Nung dati, nakita natin sila dito na nagsusukat eh. Yung mga taga joint ventures. Yan. Dito yun. Sa may kanan. So ngayon, nandito na tayo ngayon sa North Avenue. So galing tayo dito sa may Trinoma. And nakikita nyo yan. Ayan o, Mi, nakikita mo yan. Mm-hmm. Yung golf course na yan. Dito sa may Veterans Memorial Medical Center. Ayan yung magiging susunod na station. Dito sa North Ave. So, bali ano na yan eh. Pang-apat na station na yan. Dito. So, ang mangyayari niyan, magkakaroon ng link yung MRT7 tsaka Metro Manila Subway dito sa Unified Grand Central Station. So, magkoconnect yan. So, kung ikaw ay sasakay ng MRT7 and then pupunta ka dito, bababa ka lang, tapos sakay ka naman ng subway. Galing ka ng MRT7, bababa ka ng Unified Grand Central Station and then sasakay ka ng subway. So, connect-connect na mga yan. Maganda no, idea mo. Transportation. Oh. So, wala ka nung makikita ang pakalat-kalat dito. Natatawid-tawid ka pa kung saan-saan, no? Oo. Oh, connected na eh. Ayos. Yeah, mamaya madadaanan natin yung, makikita natin yung mga signages ng BOTR dito sa may Mindanao Avenue, sa may kanto ng, ito patawid ng North Ave. So, dito yung signages ng Metro Manila Subway Phase 1 North Avenue Station. And meron na ring merong logo dito ng DNR para sa tree cutting na magaganap dito, yung permit ng pagpuputol ng mga puno dito. Kasi dating ano to eh, golf course. So, eto palang joint venture ay binubuo ng limang company. Yung isa itong OCG Global JV Metro Manila Subway Project, yan. Tapos merong Shimizu Corporation, itong Fujita, Takinaka, and yung may hawakan na project na to dito sa Pilipinas, itong EEI Corporation. So, limang company to na nag-joint. Kaya siya naging joint venture. Hindi ko makita masyado, pero eto, may butas dito, may part dito na pwede nating silipin sa loob nitong Veterans Memorial Medical Center. Nakapagputol na sila ng mga puno rito sa loob. And meron na rin tayo nakikita ng mga graba dito na hinahanda. Sir, kamusta? Apa, nagpuputol pa ng kahoy. Ah, nagpuputol na ng kahoy. Oo. Pero, kailan po ba masisimulan yung ano, sir, dito? Yung station? Hindi pa namin alam kasi huhukayin pa to. Ah, huhukayin sa ilalim. Oo. Yung sa ugong, naghuhukay na sila doon. Ah, naghuhukay na, di ba? Doon sa may ugong. Malalim na yun. Ito, wala pa. Puputol pa ng kahoy ito. Ah, yun muna ginagawa ngayon. Tree cutting. Tree cutting pa. Pero magkakaroon ba ng structure dito sa ibabaw, sir? Magkakaroon yata. Station na yun. May drawing doon, no? Isa. Ah, may drawing doon, oo, no? Oo, drawing doon. Ah, yun yung design. Oo, yun yung design. Ah, yun pala. Kasali pa sa doon, no? Di ba, may likod dyan. Oo. Puputulin pa ito doon. Puputulin pa? Oo, nandun. Pati ito lahat kung magiging disyerto ito. Ah, talaga? Susunod na mga araw. Ah, so mawawala na ito mga puno-puno na ito dito? Oo, ito dito lang banda. Oo, oh, hindi ito banda. Saka yung may ano doon, oh, may
barkada. Pero hindi naman madadama yung ano, yung hospital, yung medical center. Ito lang. Itong golf course. Na may diba sa DNR na, na check ng DNR sir. Ito, yung mga pula, hindi yan. Ayan o, yung mga maliliit, yung pula. Bubulutin lang yan at itatanim. Tapos ililipat lang. Ayun pala. Ayan. Sige sir ha, salamat. Ayan, so ayun na pala yung mangyayari dito. Mahaba ito hanggang dun sa dulo. Sa may, malapit sa may Trinoma. Yung dinaanan natin kanina. Thank you so much and magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na update. Bye! God bless!